kaibigan, kalyabi. Mayroon ka bang problema? Sasakyan ng kotse, may problema sa makina. Tayo na kay makinista, pobre. Susolusyonan, diagnostic ang kailangan. Makinista ang pobre. Isang magaling na mekaniko. Makinista ang pobre. Mayaman ang puso sa pagtulong. Mag-subscribe kay Makinista ang pobre. So ayan, isang magandang araw po sa ating lahat at magandang hapon. Ayan, magandang gabi o kung ano mang oras dyan sa inyo. Ayan, lalong-lalo na sa ating mga OFW dyan sa amang panig ng mundo. Ayan, magandang araw po. So bali ngayon mga kalyabe ay may papagawa sa atin si Idol Jopper. At ito yung van. So malamang gagamitin nila to. Hindi ko lang alam kung saan ang biyahe nila. Malamang sa malayo na naman ang biyahe nito. At ipina-change oil sa atin. So ito mga kalyabe, kung naalala nyo, ito yung pininturahan natin. So, gagawin natin ngayon, i-change oil natin. Ayan. Tara, and let's go! Let's mga kalyabe, ito na nga. So, buksan natin muna. Uy, nakalock pa pala. Ayan. Para ma-change oil muna natin to. So, hindi na natin to pandarin. Diretso na natin, change oil. Ayan, so sayang na nga mga kalyabe. At i-change oil na natin to. Ito, tanggalin muna natin yung stick gauges. Ayan. So nakita na natin ang itim ng kanyang langis. Ayan. Sunod ay didrain natin to, yung kanyang langis doon sa ilalim mga kalyabe. So kukuha lang ako ng aking gamit, jack, at saka gamit. Alright. So ayun na nga mga kalyabe, at nire-ready ko lang yung ating gamit at nagpakuha pa tayo ng pansahod sa langis para hindi kumalat yung ating langis dito. Ayan, so nagpakuha lang ako ng galon para malinis muna natin to mga kalyabe at may drain yung langis. Alright, so ayan, na-ejack na natin. Ayan siya. So mamaya niyan mga kalyabe, didrain na natin, so nagpakuha tayo ng galon doon para may pansahod tayo sa langis. Alright mga kalyabe, at magde-drain tayo ng langis. So ito po yung kanyang drain plug. Ayan. So dyan sa loob yan. 17 po yan nalyabe mga kalyabe. So bubuksan ko muna, luluwagan ko lang ng konti. Papakita ko muna sa inyo. So yan na nga mga kalyabe, at niluluwagan lang natin. Ayan, 14 lang po yan na tornilyo. Sandali lang mga kalyabe. Ayan. Ayan. Didrain muna natin yung kanyang langis. Ayan. So 14 lang yan na tornilyo. Ayan mga kalyabe. Ayan po yung kanyang langis at sobrang itim na, at gagamitin kasi ito nila, hindi lang natin alam kung saan ang biyahe nila, so abangan nyo na lang yung mga biyahe nila idol. Ayan, so tayo ay nag-change oil lang ng mga sasakyan nila at hindi na natin alam kung saan ang biyahe nila. So siguro malayo ang biyahe nila kasi pinapakondisyon sa atin ni Idol Jopper ang kanyang sinasakyang van. Ayan, so abangan po ninyo mga kalyabe, at sigurado may biyahe itong malayo-layo. Ayan, at dinidrain ko lang yung kanyang langis. Ayan mga kalyabe, habang dinidrain ko pa yan, punta muna tayo sa taas. Alright. So ayan mga kalyabe, so ipapakita ko sa inyo pala mga kalyabe kung saan banda yung pinakatanggalan ng kanyang oil filter. Kung saan nakalagay ang kanyang oil filter ng NB350 mga kalyabe. So bali dito sa kabila. Ayan. Ipapakita ko lang. Alright. So dito mga kalyabe, ito po may, kung mapansin nyo dito, ayan.
Naka-cover po yan. May tatanggalin ka lang, tornilyo na jis. Ayan. So ito po yung tornilyo na jis, apat na piraso. Ayan. So nandyan po makikita yung kanyang oil filter. Ayan po yung kanyang oil filter, mga kalyabi. So napakasimple lang po. Hindi na po kayo mahirapan, dudukutin nyo na lang. Ayan. Katulad lang po niyan. Tanggal na po. So yan na po yung kanyang oil filter, mga kalyabi. So napakadali lang po ang baklasin yan, mga kalyabi. Dito sa likod ng upuan, ayan, ng passenger side, dito sa ilalim, tatanggalin nyo lang tong cover na to. Makikita nyo lang bukasan ng kanyang oil filter. Ayan, mga kalyabi. So basic lang po yan. Napakadali na po yan. At di habang dinidrain ko pa yung kanyang langis, ay ibababa pa natin yung ating compressor doon mamaya para mahanginan natin. Alright, mga kalyabi. Dito tayo ngayon. Ayan. So konti lang kanyang langis na natira. Kailangan talaga ma-change oil kasi 6 liters ang laman nito, mga kalyabi. Huwag din po tayo magpasa pala sobra doon, sumobra doon sa 6 na litro at masisira po yung inyong turbo. Hihigupin ng turbo po niyan para pag sobra yung inyong langis at doon po masisira yung ating turbo. Ayan. So ayan, mga kalyabi, tips ko lang din po pala sa inyo. Dapat daily po ninyong check yung inyong langis para malaman nyo kung tama pa ba sa level o kulang na yung inyong langis. So katulad nito, mga kalyabi, ngayon dito. So napansin ko kukunti na lang yung kanyang langis. So ayan o, oh, mga kalyabi. So sa 6 liters yan na lang po ang natira. So buti na lang at naka-schedule na talaga ng change oil ngayon. So naagapan. So kung paano kung hindi na naagapan to na mag-change oil, so malamang sa malamang baka kumatok pa yung inyong makina. Kaya po apply po lagi natin yung blue bag sa ating daily routine sa ating sasakyan. Blue bag po tayo lagi, mga kalyabi. Apply po natin yon, check battery, air, oil. Ayan, lights, brakes, water. Ayan. Tsaka gas. Yan po yung lagi-lagi natin check, mga kalyabi. Kasi napaka-importante po ng langis sa ating makina, mga kalyabi. Pag natuyuan to, malamang sa malamang kakapit ang inyong bearing at baka marami pa po kayong maidadamay na parte ng inyong makina. Yan po, mga kalyabi, ang tips ko sa inyo. Hanggat maaari, bago kayo bumiyahe, bago nyo pa andarin sa umaga, check nyo ang inyong langis kung tama pa ba sa level niya o kulang na. Kapag kulang na, mga kalyabi, pwede nyo naman yan madagdagan. Nakakabili naman po tayo ng litro-litro lang na langis. So pwede natin madagdagan ng per liter lang yon. So kung gaano ka, tansyahin lang din natin, mga kalyabi, kung ang ating maidagdag ay tama ba na magdagdag tayo ng isang litro o kalahating litro. Kung minsan mga kasi, mga kalyabi, konti lang, may isang litro, kalahating litro o di kaya 1/4. So tatansyahin lang po natin yun, ilagay lang po natin sa label yung ating langis. Kasi ito, mga kalyabi, papakita ko lang din sa inyo yung ating dipstick. May label po yan, mga kalyabi. Ayan. So ito po yung kanyang label. Ito po, ay wait, titingnan lang, hindi yata makikita. Ayan, ayan po. Yung pangalawang butas po yan, mga kalyabi. Ayan, liter H. Diyan nyo po ipapantay yung inyong langis lagi. So hindi kailangan, wag po kayong sumagsukat ng langis ninyo nang nakaandar ang makina kasi mataas talaga yan ang sukat niyan. Magsukat kayo kapag malamig o bago nyo pa andarin yung inyong sasakyan para makita nyo kung gaano karami yung inyong langis. So yan, mga tips ko lang sa inyo, mga kalyabi, para iwas po kayo sa tinatawag natin na katok ang inyong makina. Kasi kapag was na natuyuan ng makinang langis po yan, kakatok po yung inyong makina. Ayan, magiging blue by kung tawagin. Ayan, mga kalyabi. So
At panibagong kaalaman po yan na at least alam ninyo kung paano ninyo iwasan yon ang pagkaroon ng katok sa inyong makina. Kasi katulad nito mga kalyabi, wala pa tang 3 litro itong nakuha ko dito kasi 6 liters ang laman nito, so mahigit kalahati nang nawala. So ayan mga kalyabi, hahangin na natin. So huwag kayong magtaka mga kalyabi, at binabalot ko naman to ng tela yung ating panghangin para matanggal natin yung excess na langis doon sa loob. Ayan, so may mga tira-tira pa kasi mga langis yan mga kalyabi, so kailangan natin tanggalin yan. Ayan po. So check natin kung may tira pa ba siyang langis o wala na. Ayan. Kasi nahanginan na natin yan mga kalyabi. So ayan, tuyo na po yan. Wala na po siyang langis. Ayan. So mamaya-maya kunti, tatanggalin muna natin ang filter doon sa likod mga kalyabi, at papalitan, tapos pwede na tayong magpalit ng ating langis. Alright, magtanggal muna tayo ng filter. So dito mga kalyabi, dito sa likod ng kanyang oil filter. Tatanggalin ko lang. So ito na nga kanyang oil filter mga kalyabi. So papalitan natin ito ng bago. Ayan, so C206. Yan po yung oil filter ng Nissan Urban. Yan mga kalyabi, yan po yung kanyang oil filter. So bali doon ko yung kinuha sa likod na yon. At ito yung ating pampalit na bago. So ito yan mga kalyabi. Ayan. So ipapakita ko sa inyo. Lalagyan natin muna siya ng kunting langis dito sa kanyang rubber. Ayan, lalagyan natin yan ng langis paikot ng goma na to mga kalyabi, para hindi siya masisira kapag pinihit natin. Kasi pinipihit po yan para madulas siya. So punasan muna natin dito mga kalyabi bago natin ilagay ang ating oil filter. And sa kung nakikita nyo, nandito ako sa bandang likuran. Dito kasi nakiposisyon yung kanyang oil filter mga kalyabi. So ayan nga po, tulad ng sinabi ko, lagyan natin ng kunting langis palibot ng ating oil filter na bago. Ayan, sa guma niya mga kalyabi, ayan. Ipaikutan lang natin yan ng langis. Ayan po. Ang purpose nito mga kalyabi, para kapag pinihit natin doon, bakal kasi ang paglalapatan ito.
para hindi siya mapupunit at mailapat natin siya ng maayos. Alright, so kinakamay lang po yan mga kalyari. So ayan, nakabit na natin mga kalyabe. Kakabit ko na lang din yung drain plug. So ito, basura na po ito. Ibabalik natin yung ating stick gauge. Yan. At kakabit tayo ng drain plug sa ibaba mga kalyabe. Papakita ko lang sa inyo. So yan mga kalyabe. Pinakita ko lang sa inyo yung langis niya. So ayan. So ganyan na lang karami yung natirang langis niya. So dapat daily po tayo mag-check na ating langis. Kasi hindi po natin maiwasan na kung minsan talagang magbabawas yung ating langis sa sobrang kuminsan sa kalumaan na rin. Katulad nito, ilang taon na rin siya. So dapat ma-check na rin natin baka nagbabawas o nahihigop na rin ng kanyang turbo ang langis. Ayan. Ayan, nagbabawas na siguro ito ng langis mga kalyabe, hindi lang natin sigurado. Pero sa base sa aking nakita, ay napakakunti na lang ng kanyang langis na natira. Ayan, so ibabalik natin yung kanyang drain plug. Right. So 14 lang din yan. Ayan, dito po yan mga kalyabe. Ayan. Ang laki ng kulang ng kanyang langis mga kalyabe. So ito, pinahinga na to ilang araw. May isang araw pa yan nandito mga kalyabe. So ngayon lang natin nakita na drain yung langis. Ayan. So napakakunti na po talaga na kanyang langis. Ayan. So wala pang 4 na litro ang natira. So delikado na po ito mga kalyabe. Buti na lang naagapan to at na-change oil na natin kaagad. So napakadelikado to. Maka-apekto po ito sa ating makina. Kapag pinabayaan po natin, matutuyuan na talaga siya ng langis. So advice ko lang, dapat lagi always natin check yung ating langis. May stick gauge po yan. Check po natin dyan sa ating stick gauge para alam natin kung tama pa ba ang level ng ating langis or kulang na. Alright mga kalyabe, at magsasali na tayo ng langis. Ayan, so 6 liters lang po ang ating ilalagay. So huwag kayong magtaka kung bakit 1.5 ang ginamit natin mga kalyabe. Nag-improvise lang tayo ng ating imbudo para hindi magtapon yung ating langis. Yan mga kalyabe, at nasali na natin yung 4 na litro. So dadagdagan lang natin siya ng kalahati. Ayan. So ito mga kalyabe, kalahati.
Ayan mga kalyabe, sunod ay i-check natin kung tama ba sa level. Ayan, so kulang pa yan, hindi pa bumaba lahat. Ayan, so dapat dito yan mga kalyabe, sa pangalawang guhit. Ayan. So ibababa ko muna yung aking crocodile dyan. So ayan mga kalyabe, nalagay na natin lahat. So double check natin, paandarin natin to ng mga 5 minutes para ma-check natin kung may tatagas ba o wala. Ayan. So kompleto na po. Ay kulang pa po mga kalyabe to ng 1 litro kasi 5 liters lang po ang nailagay. So bali padagdag pa tayo ng 1 litro nito sa ating langis. Ayan. So kulang pa po yan ng 1 litro. Ayan mga kalyabe. At paandarin po natin. Uy, basa ng susi. Ayan. So ayan mga kalyabe, pinapandar lang natin yan para ma-circulate muna yung kanyang langis. Pero, padadagdagan pa natin to ng 1 litro kay Boss Olindria kasi kulang pa nga ng 1 litro yung kanyang langis. Bali 5 litro lang yung kanyang naibigay. Padagdagan lang natin siya ng 1 litro. Ayan mga kalyabe, napakaganda nga ng andam nito. Wala naman akong nakitang mausok siya. So ayan na mga kalyabe, at tapos na yan ang ating chinch oil. Ayan, so susunod natin yung dito sa ating pininturahan. So ipapinal na natin to kasi gumanda-ganda na yung chimpo o yung panahon. So hindi na tayo ngayon magagahol sa oras. Right mga kalyabe, ayan, so okay na ang pag chinch oil, okay na, pwede na ulit pang long drive. So good luck. At ingat mo kayo lagi sa biyahe ninyo, idol.